Maraming estudyante sa biktang personal na makasama ang mga kaklase sa face-to-face classes. Pero bago makabalik sa silid-aralan, kasama sa requirement nila ang pagkaroon ng health insurance. Yan ang unang balita ni Nico Wahe. Disyembre noong nakarang taon na magsimulang magkaroon ng face-to-face classes ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pero para lamang yan sa mga senior student at mga estudyanteng may laboratory classes gaya ng medicine courses. At nitong Lunes, April 4, nadagdagan pa mga estudyante sa loob ng pamantasan. Pinapapasok na rin ang mga engineering at nursing student, kabilang mga third year nursing student na ito. Bago makatapak sa pamantasan, sang katutak na requirements muna ang inayos ng mga estudyante. Dapat kasi bakunado. Requirement din na dapat may medical insurance ang mga papasok na estudyante. Kundi man private insurance, pwede rin ang PhilHealth insurance. Si Joshua, November pa raw nag-apply dahil excited na makapag-face-to-face classes. It assure us na yung expenses kapag na-hospitalize kami, parang isi-shoulder ng government since nagka-contribute nga. Excited man ang marami sa pagbabalik ng face-to-face, marami pa rin ang nalilito sa kondisyong ito. May kailangan bang bayaran ng mga estudyante para makapagpa-insure sa PhilHealth? Sabi ng PhilHealth, wala. Kapag daw under 21 years old, pwede silang maging dependent ng kanilang mga magulang. Kung 21 years old and above at wala namang source of income ang estudyante, ay pwedeng mag-apply bilang indirect contributor. They will be considered indirect, oh, financially incapable sila. Kasi wala naman silang earnings, wala silang salary, so hindi sila magbabayad ng premiums. National government ang nagbabayad ng premiums nila. Ayon sa PhilHealth, lahat ng Pilipino ay member ng PhilHealth dahil sa Universal Healthcare Law. Kailangan lang ay mag-register. Ano nga ba ang benepisyo ng mga estudyante ang magkakaroon ng PhilHealth insurance sakaling magka-COVID? Kung kailangan nilang ma-hospital, then meron tayo mga inpatient benefits for COVID. May mild, may moderate, may severe at saka critical. So depende yun doon sa severity. And it ranges from 43,000 up to 786,000. Ang NUSP o National Union of Students of the Philippines, pabor naman daw sa pagkakaroon ng proteksyon pangkalusugan ng mga estudyanteng sasabak na sa face-to-face classes. Pero dapat daw magkaroon pa ng karagdagang pondo. We in Kabataan Party List, we filed a bill, Safe Schools Reopening Bill, which also allots medical fund for free treatment para mabigyan ng pondo yung kalusugan, yung treatment ng mga estudyante sa duration ng face-to-face learning. 188 billion pesos ang pinopropose nilang pondo. Hindi raw sapat ang PhilHealth insurance lang. Gumawa naman ng paraan ng PLM para hindi mahirapan sa pag-a-apply ng PhilHealth insurance sa mga estudyante. We contacted PhilHealth at nag-arrange kami na sila ang pupunta rito para asikasuhin yung PhilHealth application ng ating mga estudyante. Paninigurado ng pamantasan na ligtas ang mga estudyante sa paaralan. Kabilang nga sa protocol ng PLM ang pagbabawal sa mga estudyante na tumambay sa classroom. Kaya waiting area nila itong quadrangle. Hanggang 20 lang din estudyante ang pinapayagan kada classroom. Sa ngayon, hindi pa 100% ang mga estudyante sa pamantasan. Target daw nila na pagdating ng panibagong school year sa Setyembre ay makabalik na ang lahat. Yan ang unang balita. Nico Wahe, Bumpuso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.